Masaya si Chris Aquino sa pagbahagi na siya ay walang cancer at diabetes. Ang kanyang liver function ay okay din. Ayon sa Queen of All Media at binansagang fighter woman na si Chris Aquino, happy na daw siya na kinukuhanan ng dugo para sa kanyang series of blood test and even suggested na 10 vials na lang ang kunin para sigurado kahit na sinabi ng doktor na 9 vials ang required na kunin. Ito ay para sa paghahanda para makita kung viable candidate siya para masubok ang treatment sa ibang bansa. Masayang masaya din siya at very proud na sinabi na she is now 86 pounds, means nadagdagan ang kanyang timbang. Base sa ibinahagi ni Chris Aquino, siya ay nandito pa lang sa Pilipinas at ang sinabi ni Christopher Min na ang flight ng mag-iina na February 17 ay nangangahulugan na ito ay hindi natuloy. Ayon kay Chris Aquino, I spent the whole afternoon here in our unit in consultation with two young doctors. For their privacy, I won't name them. They are sisters-in-law who are both allergy specialists. Marami akong health problems at present, but para ma-confirm how serious they are, kailangan unahin namin yung pinakamalaking hadlang, my allergies and my chronic urticaria. Hindi kasi alam how I'll react to the dyes needed for tests like CT scan, MRI, and lahat ng may gram sa ND. Ibinahagi din ni Chris Aquino na mas i-focus niya kung ano yung maganda. Cancer is ruled out, maganda ang function ng kanyang kidney, okay ang kanyang sugar, means wala siyang diabetes, at ang kanyang liver function ay mabuti din sa kabila ng kanyang iniinom na pang-maintenance at mga gamot. Ito ay aside sa kanyang autoimmune at iba pa niyang health issues. Nagpapasalamat din si Chris Aquino sa lahat ng nagdadasal para sa pagbuti ng kanyang pakiramdam at sinabi niya na hindi lang sana para sa kanya, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, mga kapatid at kanilang mga asawa at mga pamangkin, at ang pakiusap niya para sa kanyang dalawang anak na si Joshua at Bimbi. Nakiusap din siya na isama na din sa prayers ang kanyang mga malalapit na pinsan at mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan, ang kanyang mga tapat na doctors at nurse, at sa lahat ng kanyang mga kasama sa bahay na nag-aalala at ginagawa ang lahat para siya ay maging safe at di mahawaan ng COVID. Kaugnay pa rin ng kanyang mga sakit, marami pa din ang mga netizens na nag-aalala at gustong makaabot sa kanya ang tungkol sa pagpatawas ng netizens sa kanya. Ayon kay Ma'am Erenia Javier, Chris, bumalik po kayo sa Pinas, nandito po sa Pinas ang gagamot sa inyo at gagaling po kayo, wala po mawawala sa inyo, gusto po kayo gumaling agad. Nandito sa Pinas ang gagamot sa inyo, malalaman po ninyo kung sino ang kumulam sa inyo, kung yung taong nagalit sa inyo ay binayaran niya ang kumulam sa iyo, makakausap po ng manggagamot ang nangkulam sa inyo at nag-utos na kulamin kayo. Malalaman din po ninyo, wala pong mawawala at sigurado po ako mapapagaling po kayo ng manggagamot pag nagpa-doktor kayo, lalong lalala ang sakit ninyo at matutuwa ang mangkukulam dahil alam nila doon bibilis ang paghina ng inyong katawan. Bumalik po kayo dito sa Pinas at ibibigay ko sa inyo ang pangalan at tirahan niya. Text po kayo sa akin, huwag po kayo mag-alala. Gagaling po kayo, huwag po ninyo pabanggit ang pangalan ko, balik po kayo sa Pinas. Please, gusto ko po gumaling kayo agad, alang-alang sa mga anak mo. Ibibigay ko sa inyo ang pangalan at tirahan ng taong gagamot sa inyo. Salamat po. Ayon naman kay Ma'am Vi Amelia, thank you at ipinagamot ninyo si Chris sa albularyo. Dapat maniwala kayo sa albularyo kasi totoo iyan. Kasi ako'y isa na naniwala sa albularyo dahil sa albularyo ako gumaling, hindi sa doktor. Kasama ko lagi sa panalangin ikaw, Chris.
Please Lord, tulungan po ninyo si Chris. Huwag po ninyo siya pabayaan. Iligtas po ninyo siya sa sakit na nagpapahirap sa kanyang katawan. Maawa po kayo sa dalawang anak niya. Get well soon, Miss Chris. Hindi ka pababayaan ni Lord. Ipinapaabot din ni Sir Cedi Paborada na lapitan sana niya si Nick Banayo na taga Cavite. Hindi ko man po ma-feature lahat ang inyong mga komento. Maraming salamat sa concern niyo kay Miss Chris Aquino. Sa kabilang banda, bahagi pa rin sa pakipag-ugnayan ni Chris Aquino, kanyang ipinaabot ang dalangin at simpatya sa naiwang pamilya ng kanyang yumaong pinsan na si Charlie Cojuangco, lalong-lalo na kay Manang Lisa. Ang kanyang pinsan na si Carlos Charlie Cojuangco, Tarlac 1st District Representative, ay namatay kahapon sa edad na 58. Ayon sa kanyang asawa ni si China Jackson, si Charlie ay dumanas ng brain aneurysm at ito ay nagpahirap sa kanya mula noong siya ay naaksidente noong Oktubre ng nakaraang taon. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay hindi pa ibinahagi. Siya ang bunsong anak ng tycoon na si Eduardo Danding Cojuangco at pinsan ni Chris Aquino. Asahan po ninyo ang aking pagbabahagi ng mga makatotohanang updates na nauugnay kay Miss Chris Aquino. Once again, this is Seiko TV. Thanks for watching. Stay safe and God bless!